nalalaman namin na kayong mga dating rebelde ay pinagbabawalan ng ating pamahalaan na magdala na unumang uri ng armas na pumuputok. Kung ikaw ay mahilig manood ng mga klasikong pelikulang aksyon, malamang kilala mo din ang aktor na tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Conrad Castro Poe, o mas kilala natin bilang Conrad Poe. Ipinanganak noong May 14, 1948. Ang kanyang mga magulang ay kapwa-sikat na artista noon na sina Fernando Poe Sr. at ang dating leading lady nito na si Patricia Mijares. Bata pa man ang ating bida ay malaki na ang respeto at paghanga niya sa kanyang kuya na si The King FPJ kahit sila ay magkapatid lang sa ama. Dahil nasa dugo nila ang galing sa pag-arte, siya ay napabilang sa ilalim na produksyon ni Eddie Rodriguez ang pelikulang Pretil noong 1970 sa screen name na Carlo Roldan. Ginamit niya ang pangalang Carlo Roldan dahil noong una ay gusto niyang makilala dahil sa galing niya sa pag-arte at hindi dahil sa apelido niyang daladala. Ginamit niya ang screen name na ito hanggang sa mga sumunod niyang proyektong kinabilangan. Ang pelikulang Roulette noong 1972 na pinagbidahan ni Charlie Dabao at Rosana Ortiz. Bagamat may galing sa pag-arte, ay naging matamlay ang mga proyektong alok sa kanya. Dito ay nabalitaan ni The King FPJ at agad niyang isinama ang ating bida sa kanyang baluarte, ang FPJ Production, para maisama sa kanyang bawat pelikula at makatrabaho at tuluyang mahasa sa pag-arte. Mula noon ay ginamit niya ang screen name na Conrad Poe at halos lahat ng palabas ni The King FPJ, bida man yan o kontrabida, ay kabilang siya. Dito lalong nahubog ang galing niya sa pag-arte, madalas niyang gampanan ang papel na leader ng sindikato, tiwaling pulis, siga sa kalye, at tuta ng mga pangunahing kontrabida. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang tumabo sa takilya ay ang Agila noong 1980, Kapitan Pablo noong 1987, Walang Awa Kung Pumatay noong 1990, Dudurugin Kita ng Bala Ko at Batas ng Nabotas noong 1992, Epimaco Velasco and B.I. noong 1994, Mariano Mison and B.I. noong 1997 at marami pang iba. Nakasama din niya ang mga kinikilalang pangalan pagdating sa pelikulang aksyon gaya ni FPJ, Lito Lapid, Ramon Revilla Sr., Eddie Garcia, Robin Padilla, Roy Binson at marami pang iba. Ang kanyang epektibong pagganap sa kanyang bawat kinabibilangang palabas ang nagpapaningning at kumukumpleto sa istorya ng bawat pelikulang aksyon. Umabot sa halos 200 pelikula ang nagawa ng ating bida sa kanyang buong karera. Ang kahuli-hulihang pelikulang kinabilangan niya ay ang pelikulang Salat noong 2009. Dahil noong sumunod na taon, isang masamang balita ang labis na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan, tagahanga at mahal sa buhay na pumanaw na ang ating bida. June 26, 2010, nang sumakabilang buhay na ang magaling na aktor na si Conrad Poe sa edad na 62 dahil sa atake sa puso, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang mga hindi malilimutang pagganap sa bawat kanyang kinabibilangang palabas ay hindi na malilimutan pa. Isa si Conrad Poe sa maituturing nating haligi ng industriya sa dami ng kanyang naiambag sa pinilakang tabing. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Conrad Poe ang talagang nasindak ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Ang kailangan natin gawin ngayon ay ang mabuong grupo. At nang maplano natin ang gusto, ang ating unang target. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Tulungan mo naman ako. Alam ko naman na magaling ka sa chikas eh.